spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Come into this God family who comforted us, as the Lord for part of wisdom. I confess to Almighty God, in my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do. Through my fault, through my most heinous fault, therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin the Porous, your charity embrace not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. Behave you and invoke your splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by meeting your virtues we may live contented in the state in which God has placed us, and giving which strength and courage across, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, that thus we may reach the kingdom of heaven to the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, in your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example, increase and detachment from worldly material pleasures and make you nearer to what is supernatural and divine, pray, Saint Martin, that I may open my eyes spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty, submission to attain holiness and intimate friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us great heart and spirit. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin the Porous. Guide us by his example and strengthen us through his intercession. In our efforts to confirm our hearts and our heart to the crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Saint Martin the Porous, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and help us, falling in great confidence in your goodness and powers, the favor we receive from God. Encourage us now to ask your intercession. We ask your Lord something to befriend us and assist us for your place in heaven. When you were in your earth, you spent your life loving God in your neighborhood. Now that you live in the presence of God, have mercy for us and make a divine decision to give us your life so that Father. Amen. O God, who teach us that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling place unto you through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. I will read from the book of Genesis. God blessed Noah and his sons and said to them, be fertile and multiply and fill the earth. Dread fear of you shall come upon all the animals of the earth and all the birds of the air, upon all the creatures that move about on the ground, and all the fishes of the sea. Into your power they are delivered. Every creature that is alive shall be yours to eat. I give them all to you as I give the green plants. Only flesh with its life blood still in it, you shall not eat, for your own life
blood too. I will demand an accounting from every animal. I will demand it. And from man in regard to his fellow man, I will demand an accounting for human life. If anyone sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. For in the image of God has man been made. Be fertile then and multiply. Abound on the earth and subdue it. God said to Noah and to his sons with him, see, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you and with every living creature that was with you. All the birds and the wild thing and wild animals that were with you and came out of the earth, I will establish my covenant with you. That never again shall all bodily creatures be destroyed by the waters of a flood. There shall not be another flood to devastate the earth. God added, this is the sign that I am giving for all ages to come, of the covenant between me and you and every living creature with you. I set bow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. From heaven the Lord looks down on the earth. From heaven the Lord looks down on the earth. The nations shall bear your name, O Lord, and all the kings of the earth your glory. When the earth has rebuilt Zion and the future creatures praise the Lord.
the Son of Man must suffer many things. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples set out for the wilderness around Caesarea Philippi. On the way, he asked his disciples this question, "Who do people say that I am?" They replied, "Some, John the Baptizer; others, Elijah; still others, one of the prophets." And you, he went on to ask, "Who do you say that I am?" Peter answered him, "You are the Messiah." Then he strictly ordered them not to tell anyone about him. He then began to teach them that the Son of Man had to suffer much, be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be put to death and rise 3 days later. He said this quite openly. Peter then took him aside and began to remonstrate with him. At this, he turned around and eyeing the disciples, reprimanded Peter in turn, "Get out of my sight, you Satan. You are not judging by God's standard, but by man's." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Standard ang pagtingin ng tao at ang pagtingin ng Diyos. Sa mundo ginagalawa natin ay ito yung kalinigang naliling bahagi ng ating pamantayan ng pagkilos. Pero yung isa sa pagtingin pa ng Diyos o sa pagtingin ng tao. Well, katulad siguro ni San Pedro, mas binibigyan natin ng pansin ang pagtingin ng tao. Yun yung nakikita natin. Bakit? Sa kwentuhan. Kapag kayo naging pagkwentuhan, kapag sinasabi nyo, di ba, kapag nakikwentuhan kayo, pinapanggit nito, ina-uplink nito yung inyong sarili. At ito yung natapos ko. Ito yung aking pinag-aralan. Ito yung aking paghihirap. Ito yung aking pagsisikap. Yun ang pinagbabasihan natin. Yung pagtingin ng tao. At ito rin po ay papakita kung sabi nga eh, kung gaano ba lang kakilala sa Jesus. Ito po ba yung pagkakilala natin kay Jesus. Ang pangyaya ng pagtingin ng tao o yung pagtingin ng Diyos. Kaya nung binanggit ni Jesus na siya'y kinakailangan na ipagkakulog ng mga matatanda, na siya ay pahiraman, papatayin, at muli mabubuhay sa katong araw. Anong sabi ni Pedro? Huwag mong sabihin yan, Panginoon. Huwag mong sabihin yan. Kasi mawag lang tayo ng mga tagasunod. Pero nais na ipaliwanag ni Jesus na kung talagang nananais tayong sumunod sa Kanya, ito yung buhay niya.
Tinatawag niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga yung pagkilos ng pamamaraan ng buhay. Ito yung nais na ipakita. Ito yung kinakailangan din ng pagdadaanan. Kasi tayo ay tumutugod sa palaya ng yapak na ating Panginoong Jesucristo. Dapat alam na natin na ito rin ay pagdadaanan natin. Ito rin ay pagdadaanan natin. Ano yung pagdadaanan natin? Yung paghirap, ang kamuhian ng tao, gawa na natin pananalig sa Diyos. Yung maging unpopular ka sa tao. Kasi hindi yun ang pamantayan ng tao. Makita nga po natin. Akala ng iba, just give me the example. Akala ng iba, kapag hinulaan nila ang mga obispo natin at pagsasabihan ng kung ano-ano masasamang salita, akala nila, titigil na tayo ng pagtuturo kung ano yung tama. Halimbawa na lang sa usapin ng pagpataw ng kamatayan. Hindi tayo titigil. Kahit na kung anong pinagsasabihin sa atin, bakit? Yan yung turo ni Jesus. At yan yung kanyang buhay. At kaya nga sinabi niya na, ito yung buhay ko. At ang ganda na isusunod sa akin, hindi pwedeng maiba ang buhay ko sa buhay ko. Hindi niya pwede. Kasi ito yung buhay ng ito ni Jesus. At tayo lang ang isusunod sa buhay ni Jesus. At hindi tayo pwedeng maging iba sa buhay ni Jesus. Kaya ngayon ang panay na ipinapahayang niya na kung saan nila na sa pagkilala kay Jesus ay kinakailangan bahagi ng pagkakilala kay Jesus ay ihanda namin yung aming sarili sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng tao. Na hindi lamang dahil sa ikaw ay sikat sa tao, kaya magbabagitin ito. Kasi yun yung pinaniniwalaan natin. At maluwag ko, nakalimitan ang pinaniniwalaan natin ay hindi pamantayan ng tao. Pamantayan ng Diyos. Yung ating stand ay alin, ang stand natin ay stand ng paging unpopular. Kasi bakit? Yung ituro ng Jesus. Hindi sa kalit unpopular, maganda rin, yun kasi yung pagbasihan ng tao. Yun ang pagpinagbabasihan ng tungkol sa mga maka-Diyos. Hindi bilang pinagbabasihan ng pagiging tao. Kaya dito makikilala kung talaga magkilala natin si Jesus. Kung tayo ay hanggang kumara sa batikos ng tao, gawa ng ating pananampalataya. Gawa ng ating pananampalataya. At iyon ang maliwanag na pinaniniwalaan ng Diyos. Sabi, hindi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na alin, hindi dahil gusto ng tao. Yung ating pananampalataya, kasi bakit? Ito'y turo ng Diyos.
gusto man ng tao o hindi man gusto ng tao. Eh, yun yung malaking hangon na ibigay para po sa bawat isa sa atin. At dito makikita na talaga kaya naunawaan natin ang turo ng pananampalataya. Kaya nga, bahagi ng pagkilos na dapat natin magbigyan ng paghinilay ay dito pumapasok. Na tayo rin ay gawa ng pananalig natin sa turo ni Jesus. Darating ang panahon na tayo'y uusigin ng tao. At dapat, kung kinila natin si Jesus, inihanda na natin yung ating sarili tungkol sa bagay niya. Kaya nga po, yung tinatawag natin, ano? The way of the cross. Yung the way of the cross. Ay yung the way of the cross ay hindi lang ang uri ng panalangin. Ito ang bahagi na kung saan ay makita natin na there will be crossings. Mayroong pagsasalubat. At sana po maintindihan natin ito na maging bahagi ng ating pagkilos. Na hindi pinaniwalaan natin kahit na may pagsasalungat, kahit na ito ay ito ang ating pinananaligan ay hindi yung pinananaligan ng mas nakararami. Pero dahil ito yung pinananaligan ng ating pananampalataya sa ayon sa turo ng ating Panginoon sa Kristo, ay kinakailangan natin pangatawaran. Kinakailangan natin pangatawaran. At yun po yung huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Kaya po yung simbolo natin ay cross. It is always the cross. Kaya yun ay pinapahayag ang tinatawag po natin Misteryo Pascual ng ating Panginoon sa Kristo. At maging bahagi po ng ating paglilos na nawa po ay mailagay natin yung ating kalooban sa pagkaunawa ng mga bagay na ito na tinitingnan natin, ano, na kinakailangan natin sanayin yung ating sarili. Yan ang tawag natin ay pamamaraan ng buhay. Kaya, do not expect less. Huwag kayong mag-aabang na tayo ay higit kay Jesus na hindi tayo magdaranas ng bahikos ng tao gawa ng ating pananalig sa Diyos. Kaya sa halimbawa na lamang po yan ay yung ating pinanapalatayanan tungkol po sa pagkapahalaga sa buhay. Maging bahagi po kasi ito yung binibigyan natin pasinayang buwan ng Pebrero. Maging ito man ay sa usapin ng abortion. Maging ito man ay sa usapin ng pagbabalik ng pagpapataw ng kamatayan o kung tawagin natin ay death penalty. Pero yun ang nawa ang nakita po natin na ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na haharap sa maraming pagsubok. At dapat din po ibigay natin yung ating sarili sa pagnilay nito. Kasi ito yung buhay na nais na po may kapal. Kasi alam, ano po mangyari kung makakala natin na yung buhay na ipinaharay sa atin ang po may kapal ay tawagin na ng iba ay bed of roses. Ano yun? Madidisappoint na kayo.
kailangan ay manlulumo pagdating ng takdang panahon. Kasi bakit? Hindi yan ang realidad ng buhay. Hindi yan ang realidad ng buhay. Kaya po yung pananampalataya na binibigay ni Jesus ay kundusin po yung mas malapit sa realidad ng buhay. Kaya ang tawag na niya sa kanya, sa kanya, ako ang katotohanan. Ako ang katotohanan. Kaya anong kinakailangan natin bigyan na higit ng pagpapalataya? Kaya nga, bahagi po ni Pwede. Una, dahil marami tayong makita ang magsalubat, una, anong kailangan natin? Kinakailangan natin na mag-aral tungkol sa ating pananampalataya. Napakahalaga po mag-aral tungkol sa ating pananampalataya. Kasi, sabi nga natin, kalimitan mo kasi sa akin ay yung ating pananampalataya, akala natin, dahil tayong pananampalataya, nasanay tayo na walang sumasalungat. Kasi majority tayo. Pero ngayon, nakita po natin na maraming lumalabas. Kaya kinakailangan natin, marami tayong alam tungkol sa ating pananampalataya. Dapat kahit pa paano, alam natin yung ating sinasampalatayanan. Bakit? Kasi, marami sa atin ay hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Sa halimbawa na lang, ang dami natin sa marami. May seminar sa Binyag. May seminar sa Puntil. May seminar sa First Communion. Pagtanggap ko ng mga sakramento, may seminar sa mga kakasali. Dami natin seminar. Pero, sabi nga kalimutan ay narinig ng kabilang tayna, lumabas sa kabilang tayna. Wala tayong panahon na ito ay pagnilaya. Muyain. Kinakailangan natin muyain. Hindi lamang natin nilululok. May kalimitan kasi ginagawa natin, nilulunok natin. Hindi natin namumuya. Kaya hindi natin masyadong, kapag may magtanong, hindi natin maidepensa ang ating pananampalataya. Hindi naman kinakailangan na kayo ay expert. Pero at least, alam mo ang sagot. Kasi ganito yan. Iyon po yung una. Kinakailangan natin na mag-aaral ng ating pananampalataya. Pangalawa, kinakailangan natin na hiligin natin ang katatagan ng kalooban. Kinakailangan natin hiligin ang katatagan ng kalooban. Kasi bakit? Kasi ito ay isang pagkilos na kung tawagin natin ay constant, may constancy, may fidelity, may katapatan. At para ma-irritate mo yun, hindi pa pwede sabihin natin na ngayon, okay. Bukas, hindi. Sa susunod, okay. Hindi. Pag sinabi natin na ito'y pamamaraan ng buhay, kinakailangan, constant. Nasa level. We have to maintain the level. Kaya anong kinakailangan? Ito yung pananampalataya natin. May pag-uusik man o wala. Kasi sa akin, kumisan, kapag may walang pag-uusik, okay. Pero pag may pag-uusik, kayo na lang. Hindi na ako kasali dyan. Mahirap na yan. Mahirap na yan. Kaya kumisan sabi na iba, wala nang forever. Kasi bakit? Pag may hirap, ikaw lang. Pagsara, tayong dalawa.
Hindi po pwede. Kinakailangan constant yung pagkilos natin. Maging anuman yung sitwasyon na kinabibilangan natin. Na makita po natin na maging maliwanag. Iyon po, constancy. Na makita po natin, kung tawagin po natin, isang magandang, alam niyo, isang magandang po simbolo ng simbahan niya, alam niyo kung ano? Bangka. Bangka. Nalil, yung bangka, kahit na maayos yung utagan, sige, malakas ang hangin, sailing pa rin. Nakuha na yung buoyancy. Hindi yung, kapag yung bangka niya, kapag malakas na yung alaw, tulubog na yan. Walang constancy yan. Yung bangka niya ay hindi para sa lahat ng panahon. Kasi kapag may bagyo, hindi niya na kaya marapin. Hindi. So ito ang dalawang ito, hiniwagin ko para po sa inyo. Lalang-lalang ako sa paghinilay natin, tilingin natin ang tulong ng ating patron, si San Martin. At bahagi rin po ng ating pagtugon. Kaya nga po, yung din pong ating devotion tuwing Webes kay San Martin. Kapag sinabi natin devotion, ay devotion yun. In health and in sickness. So, hindi, kasi devotion yun eh. Kung sinabi nung devotion yun, kahit anong mangyari nung doon ka, kasi devotion mo yun eh. Hindi lang sa political na pipilitan. So, hindi po yung nais natin na may tulog natin sa harapan ng po may kapama. Ang kinakailangan din natin ng patuloy ng pag-aaral. Hindi lamang po siguro sa ating devotion kay San Martin, ngunit sa lahat ng ating bahagi ng ating pananampalataya. Pero isa rin po siguro na nais natin na mabigyan ng pag-aaral ay tungkol po sa pangyaya ng ating Panginoon, lalo-lalo na po sa usapin ng mga may karamdaman na siyang ipinagdarasal nating kapag-aaral ng Webes. Na ano yun? Anong sabi ni Jesus? Nais ko, gumaling ka. Ano ba yun? Yung pong tuwing tayo tatanggap ng kumanan ng komunyon, anong sinasabi natin pag tayo tumatanggap ng banal na komunyon? Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ito pong dalawang ito, biblical passages, ay kung kahit na siguro kahit pa paano ito ay ma-irritate sa ating isipan na isang Diyos na kumaling ako. At kapag tinatanggap ko siya, yun ang aking bahagi. Gagaling na ako. So ito yung itulog natin sa harapan ng buong mga kapag. Itong dalawang hamon na ito, lalong-lalo na sa usapin ng maraming pagsubok na harapin natin sa daigdig na ito. Una ay ang patuloy ng pag-aaral ng aking pananampalataya. Pangalawa ay yung pagiging tapat sa ating pagkilos. Ano man ang mangyari sapagkat bahagi ito ng ating pagtutok na kailangan natin ihanda ang ating sarili. Kinakailangan natin ng katatagan. May bagyo man o wala, kinakailangan nakasan natin ang ating loob. Kinakailangan lumulutang tayo katulad ng isang barko.
pamagitan ng pag-awi na ang litania kasama si San Martin. Thank you.
Hey brothers and sisters, in our prayer of repentance, appeal to God for our brothers and sisters, and for each and every one of us. Come and stand in us to this holy anointing, Lord have mercy. Free us from all harm, Lord have mercy. Relieve the suffering of all the sick and oppressed, Lord have mercy. As his soul is dedicated to the care of the sick, Lord have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, and whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Blessed be God who leads us in Christ. Praise you, God, the Almighty Father, who sent your Son to live among us. Bring us salvation. Praise to you, God, the Holy Begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise to you, God, the Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God, the mercy, ease of suffering and hope for this weakness of your servants. From the church and I this holy oil. We ask these through Christ our Lord. Amen.